umaga po, ang pag-aaralan po natin ay sa Book of 1 Samuel, chapter 16, verses 1 to 13. Hinihiling ako po ang bawat isa na tumayo po muna tayo sa pagbasa po ng salita ng Panginoon. 1 Samuel 16, verses 1 to 13. Now the Lord said to Samuel, "How long will you mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? Fill your horn with oil and go. I am sending you to Jesse the Bethlehemite, for I have provided myself a king among his sons." And Samuel said, "How can I go? If Saul hears it, he will kill me." But the Lord said, "Take a heifer with you and say, 'I have come to sacrifice to the Lord.' Then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. You shall anoint for me the one I name to you." So Samuel did what the Lord said and went to Bethlehem. And the elders of the town trembled at his coming and said, "Do you come peaceably?" And he said, "Peaceably I have come to sacrifice to the Lord. Sanctify yourselves and come with me to the sacrifice." Then he consecrated Jesse and his sons and invited them to the sacrifice. So it was when they came that he looked at Eliab and said, "Surely the Lord's anointed is before him." But the Lord said to Samuel, "Do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." So Jesse called Abinadab and made him pass before Samuel. And he said, "Neither has the Lord chosen this one." Then Jesse made Shammah pass by, and he said, "Neither has the Lord chosen this one." Thus Jesse made seven of his sons pass before Samuel, and Samuel said to Jesse, "The Lord has not chosen these." And Samuel said to Jesse, "Are all the young men here?" Then he said, "There remains yet the youngest, and there he is, keeping the sheep." And Samuel said to Jesse, "Send and bring him, for we will not sit down till he comes here." So he sent and brought him in. Now he was ruddy with bright eyes and good looking. And the Lord said, "Arise, anoint him, for this is the one." Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel arose and went to Ramah. These are the words of the Lord. Tumungo po tayo sa Panginoon sa panalangin. Aming Ama, salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon po muli na binigay niyo po sa amin na kami po ay mag-aral ng inyong salita at pumuri po sa inyong pangalan. Aming panalangin, Panginoon, na muli po ay pakilala niyo sa amin na maging mindful po sa inyong presensya. Buksan niyo po ang aming puso sa inyong salita. Mawa, Panginoon, ay maging kalugod-lugod po sa inyo ang aming pagsamba. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maaari po tayo magsilpo. A heart after God's heart. Ito po ang pamagat ng ating pag-aaral po ngayong umaga. Tamo po ito sa pag-aaral po ni Stephen J. Cole. Ngayon po, as you would expect po, lahat po tayo, gusto po natin merong compliment tungkol po sa atin, hindi po ba? Ano po ba ang mga maiisip nating compliment sa isa't isa? Sa aking tatay po, maiisip ko, compliment para sa kanya na pwedeng tumatak din sa kanya. Meron po siyang malaking puso. That is both literal and figurative po. Figurative dahil marami po siyang... Figurative po dahil marami siyang tinutulungan at inaalalayan po, dati pa man. Literal dahil talagang malaki po ang puso niya, di po ba? Sa mga mahal po natin sa buhay, may mga ganyan din po tayo. Pag inaalala po natin ng mga magulang natin, di ba? Sa tatay, napakasipag, napakabait, napakamahalagain. Sa nanay, maganda. Di po ba mga ganyang compliment po? Ngayon po kay David po, binigay po ng Panginoon ng ultimate na compliment. Si David po ay tinawag ng Panginoon na a man after his own heart. Siya po ay isang lalaki na kinalulugdan ng puso ng Panginoon. Noong ngayon po, kapag ganyang isang compliment ay nanggaling po sa Panginoon,
Siguro po dapat pag-aralan po natin yung buhay po ng tao na yun na kinompliment ng Panginoon na ganun. Ano po ba ang meron siya? Why would God say about him that he is a man after God's heart? Hindi po ba that is a person who is worth studying? Ito po ang description ng Panginoon kay David. Makita po natin ito sa Acts chapter 13 verse 22. Sabi po dito sa Acts 13:22, "And when he had removed him, he raised up for them David as king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, who will do all my will." That is in the book of Acts po in the New Testament. Sa Old Testament po, binanggit din po yan. 1 Samuel 13 verse 14. "But now your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be commander over his people because you have not kept what the Lord commanded you." In both verses po ang context nito, kausap ng Panginoon si Saul, yung naunang hari po bago si David. Ang sinasabi po ng Panginoon dito, hindi na magtutuloy ang iyong paghahari. Meron ang papalit sa'yo. At ito nga po ay si David, yung lalaking kinalulugdan ng puso ng Panginoon. So again po, a man after my own heart. Why would God put such a high affirmation on this man? Bakit sinasabi ng Panginoon yung tungkol kay David? Tayo din, paano tayo magkakaroon ng puso na kinalulugdan din ng puso ng ating Panginoon? Itong pag-aaral po natin ito sa buhay ni David, ito po ay magiging applicable po sa ating lahat. Pero especially po, sana maging applicable po ito sa mga kabataan po sa atin. Pwedeng teenagers po or even young professionals po. Or hanggat feel nyo po na bata pa rin kayo, sige, kasali na din po kayo. Ay ano po, makikita po kasi natin sa buhay ni David na nagsimula po siyang bata eh. Yung binasa po natin kanina sa 1 Samuel 16, nasa teenage years pa lang po si David nun eh. Pero, naging hari po siya around the age of 30 pa. So, ilang taon pa po mula nung siya ay inanoy, hanggang siya ay naging hari. Nung dinabanan niya si Goliath, malamang teenager din po siya nun. Nung sinulat niya yung Psalms 23, malamang teenager din po siya nitong panahon na to at inaalagaan niya pa yung mga tupa. Ang haba po ng kwento ni David na bata pa siya. Marami po tayong matututunan dito, especially yung mga kabataan po sa atin. This is especially important po sa panahon po natin ngayon na parang normal na sa atin na kapag yung kabataan nagrebelde, hindi po tayo nagugulat. Parang normal na po yun, di ba? Nauuso sa atin, sinasabi natin, let's normalize ganyan, let's normalize ganito. Sadly po, yung pagrebelde na normalize na din po natin eh. Kapag yung mga anak po natin na teenager, nagrebelde, naging mapagsagot sa atin, pagsuway, parang ba't hindi na po tayo nagugulat, may po ba? Sanay na tayo at parang in-expect na natin. So ito po, sa buhay po ni David, matututunan natin na hindi naman po kailangan na normal yun. Marami pong ganyang characters din sa Bible, pero especially po si David. Makikita po natin sa kanyang buhay na bata nga siya nagsimula and he needed trials to refine and mature him. Bata pa nga po siya, so kulang pa siya ng wisdom, kulang pa siya ng experience. Dumaan po siya sa mga ganitong trials to refine and mature him. Makikita din po natin na sariling reference po ni David tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niya, he had sins in his youth, di ba? The sins of my youth. So, nakaka-relate din po tayo dyan, di po ba? Sa atin po ng mga sabihin natin mature na po. Na inaalala natin minsan nung kabataan tayo, may mga kalokohan din tayong ginawa. May mga kamalian din tayong pinagdaanan. So ito po tinawag niyang sins of his youth. Baga something po na na-outgrow na niya at natutunan niya ng huwag ulitin. Pag-aaralan po natin ngayon sa buhay po ni David ang apat na katangian po na sana ay matutunan din po natin. So ang apat po na katangian po ni David na matutunan po sana natin para tayo din po ay maging isang tao na kinalulugdan ng puso ng Panginoon. Una po, we must be converted. Tayo po ay dapat na mapagbagong loob. Pangalawa po, we must be spirit-filled. Tayo po ay dapat mapuno ng Espiritu ng Panginoon. Pangatlo po, we need to spend time alone with God.
tayo po ay dapat maglaan ng oras na mag-isa kasama ang Panginoon. At panghuli po, tayo po ay dapat, we must be obedient even in small things. Tayo po ay dapat matuto na maging masunurin sa, maski sa maliliit na bagay. So una po, to have a heart after God's heart, we must be converted. So ngayon po, sa umpisa pa lang po ng pag-aaral natin ng buhay ni David, kailangan po ma-realize natin po na si David po, it was not in his nature to be a good man. He was not by nature a man after God's heart. He did not possess some inherent goodness which made God choose him. Hindi po siya inherent sa kanya, hindi po siya natural sa kanya na, kaya ito yung pinili ko, sabi ng Panginoon, kasi siya talaga pinakamababait sa kanilang magkakapatid. Hindi po, hindi po dahil sa kung anumang katangian po na meron siya. Basahin po natin sa Psalms 51 verse 5. Dito po sinasabi ni David na siya nga po ay walang natural po na katangian na pinili siya ng Panginoon. Sabi po dito, Psalms 51 verse 5, "Behold, I was brought forth in iniquity and in sin. My mother conceived me." Sa kasalanan po ako pinanganak. Sa kasalanan po ako nabuo at pinanganak din po ako may kasalanan. So, bawat tao po na pinagbagong loob ng Panginoon, alam po natin na wala pong mabuti sa ating sarili na naging dahilan po kung bakit tayo pinili ng Panginoon. Amen. Lahat po tayo ay self-willed, self-seeking. Hinahanap po natin yung pangsariling kapakanan po natin. Hindi natin hinahanap yung sa kapakanan ng sa Panginoon. Wala pong karapat dapat sa atin na tanggapin ng Panginoon. We do not, no one, none of us deserve anything but judgment from God. Basahin po natin sa Romans chapter 3, verse 9 to 12. Verse 23 din po. Romans chapter 3, verse 9. Sabi po dito, "What then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. For all have sinned and come short and fall short of the glory of God." Romans 3:23. All have sinned and fall short of the glory of God. So si David po, he was not made right before God by his own good deeds. Hindi po siya pinagbagong loob ng Panginoon sa pamamagitan po ng sarili niyang gawa. Hindi po. Sabi po ni David sa Psalms 32 verse 1 to 2, "Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity and in whose spirit there is no deceit." Now, the same verse po, Psalms 32, verse 1 to 2, kinote po ni Apostle Paul ito in the book of Romans, chapter 4, verse 7 to 8. And sa konteksto po ng pag-quote ni Apostle Paul dito sa verse na to, ang sinasabi niya nga po ay, wala pong nagiging tama sa mata ng Panginoon sa gawa po ng sarili, sa sariling gawa po ng tao. So kung sa umpisa pa lang po ay iniisip natin na si David ay kinalog na ng puso ng Panginoon dahil sa sariling gawa po ni David, nagkakamali na po kagad tayo. Haalalahanin po natin ay ang pagbabago po ng ating loob, ang ating conversion, this is God's work. This is not something that we do, this is something God does to us. David didn't choose God, God chose David. He took him from the sheepfolds to shepherd his people. Basahin po natin sa Psalms chapter 78, verse 70 to 71. Psalm 78, verse 70, "He also chose David his servant and took him from the sheepfolds. From following the ewes that had young, he brought him to shepherd Jacob his people and Israel his inheritance." Yung binasa po natin kanina, 1 Samuel 16, yung pagka-anoint po kay David ni Samuel. Ito po ay clearly about sa pagka-anoint nga po sa kanya, hindi naman po tungkol sa kanyang conversion. Pero yung punto po nitong kwento na to, ay makikita po natin doon, similar po sila eh. Yung pag-anoint kay David and yung pag-convert po sa isang tao.
the incident applies to God's ways in salvation, namely that God chooses those whom the world often overlooks or rejects. So makita po natin na sa pag-anoint kay David, hindi po ba si Samuel kanina, unang nakita niya pa lang yung kuya. Malamang kuya nga, pinakamatipuno, di ba? So, siya na yung pinakamature sa kanila. Mga kuya po dito, feeling niyo na din kayo yung matipuno sa magkakapatid, hindi po ba? Ayun po, ganun po inisip na Samuel, nung makita niya yung kuya, ha, ito na yun. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan. Pangalawang kapatid, hindi rin. Pangatlo, hindi din. Pito daw yung anak na pinakita ni Jesse, lahat yun tinanggihan ni Samuel. I'm sorry, lahat yun tinanggihan ng Panginoon. Kasi si Samuel, siya, gusto niya sila eh. So, napilitan si Samuel, wala kang abang ibang anak pa. Pinadala ngayon ni, pinatawag ngayon ni Jesse si David. Nasaan si David? Nasa fields, kasama daw yung mga tupa. So, itong si David eh, parang hindi man lang nga siya inimbitahan sa pagtitipo na ito, hindi po ba? Kumbaga eh, sabi ni Samuel, malamang sa tatay ni David, sa mga anak mo, isa, yun yung pipiliin ng maging hari, pipiliin ng Panginoon ng maging hari. Hindi na pinatawag si David, parang automatic. Hindi siya pasado. Pero siya yung hinahanap ng Panginoon, hindi po ba? Basahin po natin sa 1 Corinthians 1, verse 27 to 31. 1 Corinthians 1, verse 27, "But God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty, and the base things of the world, and the things which are despised, God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in His presence, but of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption, that, as it is written, He who glories, let him glory in the Lord." So, ayan po. Parang yung sa conversion nga po ni David, kung sino po yung foolish, kung sino yung weak, kung sino yung hindi karapat-dapat, yun po ang pinipili ng Panginoon. Kung sino naman po yung nagmamataas na ako yung magaling, ako yung matalino, yun po ang tinatanggihan ng Panginoon. Tinataas po ng Panginoon yung mababa po, kagaya po ni David nga po dito. So it is also enlightening to compare David and Saul on the matter of conversion. Si Saul po yung naunang hari po bago si David, hindi po, di ba? So kung ikukumpara po natin yung kanilang naging conversion po, unang tatanungin po natin ay, si Saul po ba, nagkaroon po ba siya ng genuine conversion? Ito po ay isang tanong na up for debate po eh. Talagang na-convert po ba si Saul or hindi? Tingnan po natin sa 1 Samuel chapter 10, verse 9 to 10. Noong ngayon po, si Saul, hindi nga tayo sigurado kung converted ba siya or hindi. Pero, nakasaad po dito sa 1 Samuel 10, verse 9 to 10, meron siyang tawagin natin dramatic spiritual experience dito po. Basahin natin. "So it was, when he had turned his back to go from Samuel, that God gave him another heart. And all those signs came to pass that day. When they came there to the hill, there was a group of prophets to meet him. Then the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them." So si Saul po, meron siyang ganyang experience. Sabi dito, God changed his heart, the Spirit of God came on him, and he prophesied. So, sige, hindi po naman makikita natin mukhang ang Spirit ng Panginoon, nasa kanya din naman pala. Now, if si David po, kung meron siyang similar na experience na ganito, yung dramatic spiritual experience, siguro po hindi nakasulat dahil wala po tayong nabasang ganon. Mas marahil po, yung buhay po at kwento ni David ay kagaya po ng karamihan sa atin na bata pa lang, nasa simbahan na. Hindi po ba? Parang mabanggit na, sabi ko na po yata ito dati. Ako po personally, wala din po akong parang ganyan na dramatic spiritual experience na mula sa, alam mo, masamang tao ka, na-save ka, naging mabuting tao ka. Minsan yung kabalik pa rin pa nga po, kasi nga, lumaki po ako sa simbahan, lumaki ako mabait, tapos, saka pa ako nag-develop ng masamang ugali. So parang napasama ko po, di ba? Minsan po, ganun eh. Sa mga bata po na lumaki sa simbahan. So,
Wala pong dramatic spiritual experience, pero meron pa rin pong conversion na dahan-dahan po, unti-unti, gradual. Hindi natin nakikita ng biglaan, pero pag tinignan mo yung kahabaan ng buhay mo, binalikan mo yung dati mo, alam mo, nagbago ka din naman, kahit ano. So ayan po, kay David po, wala po siyang marahil ganung experience po, pero makikita natin sa pinamuhay nila, sa kanilang buhay. Magkaiba po eh. David followed the Lord. Saul's course, on the other hand, was marked by self-seeking and partial obedience under a veneer of spirituality. So si Saul po, mas sinanap niya po yung pangsariling kapakanan po niya. Yung kanyang pagsunod din po, madalas partial lang. Whereas si David po was obedient. Again po, si David, nagkaroon po siya ng tinawag niyang sins of his youth. So he had his own share of sins po, pero he always confessed and turned from them. Lagi pong pinagtapat ni David, lagi niyang kinonfess sa Panginoon yung kasalanan niya. Kanyang pinaliguran din po itong mga ito. David was honored by God, but Saul ended his life in disgrace. Again po, yung dramatic spiritual experience. Parang si Apostle Paul din po, on the road to Damascus, hindi po ba? Si Apostle Paul po was a persecutor of the early Christians. Pero hinarang siya ng Panginoon on the road to Damascus. The Lord Jesus Himself stopped him. Ano pa magagawa mo nun, diba, Panginoong Jesus, nang nagpakita sa'yo, tumarang sa'yo, but to be converted. So ito po, dramatic spiritual experience din yun para kay Apostle Paul. Pero again po, not all of us experience something like that. Some of us experience a gradual awareness that God worked on our hearts. So unti-unti po, yung unti-unting pagsimba-simba natin kada linggo, pag-aaral natin ang salita ng Panginoon, pakikipag-usap natin sa kapatiran na mas mature sa atin, natututo po tayo at nare-realize natin na binabago nga ng Panginoon ang ating puso. Itong conversion po nito, it is not based on human willpower but on the sovereign, unmerited favor and choice of God. Basahin po natin sa John chapter 1 verse 13. Sabi dito sa John 1:13, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Again po, the will of God, not the will of man. James 1:18, of his own will, he brought us forth by the word of truth, that he might be a kind of first fruits of his creatures. Again po, of his own will, of God's own will, not of the will of man. So, with this po, I invite everyone to examine ourselves. Examine your own selves in light of Scripture on this crucial point. Importante po ito eh. Examine po natin yung sarili natin kung tayo po ba ay naka-experience na po ng ganitong conversion, ganitong pagbabago ng loob na ang Panginoon po ang gumawa po sa atin. Yung lumaki ka sa simbahan, lumaki ka sa isang Christian home, hindi po yan sign ng conversion. Yung nabaptismo ka na, hindi din yan sign ng conversion. Yung nagpray ka na iligtas ka ng Panginoon, hindi din yan sign ng conversion. Yung nagpasya ka, sabi mo, I will decide to follow the Lord, hindi din po. Yung meron kang emotional, spiritual experience, hindi din po, hindi. All of these things do not necessarily mean by themselves that you are converted. So then, how do we know if we are truly converted? Paano po natin masasabi kung tayo nga po ba'y talagang binago na po ng Panginoon ng ating loob? Now in the scripture po, we are given a number of tests po, mga ways po that we can examine ourselves. Tingnan po natin sa kahit huwag na po natin tingnan. Pero ito po, ang ilang test po na pwede natin i-apply sa ating sarili. Meron po ba tayong sensitivity sa kasalanan? O manhid po tayo dito? Kung meron po tayong sinasabuhay na kasalanan, nababagabag po ba tayo nito o wala lang? Okay lang sa atin, sanay na tayo. So, isa pong test yan. Kung nababagabag po tayo ng kasalanan, that is a good sign. Gusto mong talikuran ito, gusto mong tumakbo palapit sa Panginoon,
Hindi po natin may iwasan yun na tayo may kasalanan. Parang tao po tayo eh. Hindi pa naman po tayo spirito sa langit. Pero yung meron po tayong sensitivity na nababagabag po tayo ng ating pagkakasala, that is a good sign. Meron po ba tayong growing obedience to Christ and love for His people? Tayo po ba'y natututo na sumunod sa Panginoon? Tayo po ba'y natututo na magmahal sa ating mga kapatiran? These are also good signs po that we are converted. Do we have a growing knowledge of and love for God's truth as revealed in His Word? Tayo po ba'y nagugutom? Tayo ba'y nauuhaw sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon? O kahit linggo-linggo hindi tayo sisimba, linggo-linggo hindi tayo mag-aaral, okay lang din. Di po ba, kung tayo po ay converted po, dapat meron tayong gutom at uhaw sa salita ng Panginoon. Kung hindi po tayo nagugutom at nauuhaw, di po ba ang tawag dun eh, patay. So spiritually dead po, being spiritually dead, wala ka ng gutom, wala kang uhaw sa Panginoon. Pangalawa po, to have a heart after God's heart, we must be spirit-filled. Tayo po ay dapat puno po ng Espiritu ng Panginoon. Balikan po natin muli. 1 Samuel 16, verse 13. Sabi po dito, ito yung after kong in-anoint si David ni Samuel. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So the Spirit of the Lord came upon David. But there was this time po in the New Testament po, yung tinatawag na Pentecost. That is when the Spirit of God indwelled on all believers. Pero before Pentecost po, God's Spirit did not permanently indwell in all believers as He does now in our present age of grace. Instead po, He comes upon certain individuals to enable them to perform certain roles or tasks. Parang si David nga po dito, the Lord's Spirit came upon him because he was anointed to be king. Sa kabilang banda po, God's Spirit could indwell a person. God's Spirit could also leave that person. Makita po natin yan sa 1 Samuel 16 verse 14. So sa 13 po, the Lord's Spirit came upon David. 1 Samuel 16 verse 14 naman sabi, the Spirit of the Lord departed from Saul. The Spirit of the Lord departed from Saul and a distressing spirit from the Lord troubled him. Sinabi din po ni David sa Psalms 51 verse 11, do not cast me away from your presence and do not take your Holy Spirit from me. So God's Spirit po, He can give it to us, He can also take it. When Samuel anointed David for the throne, the Holy Spirit came upon him mightily from that day forward. So, again po, sa atin po, if we are truly converted, ito po yung unang point natin kanina, di ba, we need to have a conversion. If we are truly converted, we have the Holy Spirit indwelling in us. Pero, what if po na converted nga tayo, we have the Holy Spirit dwelling in us, pero nabubuhay po tayo sa kasalanan? What does that do? Di ba po, that is quenching the Spirit. That is grieving the Spirit. So yung Spirit ng Panginoon nasa iyo, pero hindi siya natutuwa sa iyo. He is grieved. You are quenching the Spirit. We need to confess all the sins that we know and yield consciously and continually to the Holy Spirit so that He will produce fruit in our lives. Now, magandang examination din po ulit dito on this point po. Magandang tanong po sa atin. Kung tayo po ba ay iniwanan ng Holy Spirit, gano'n po katagal bago natin mapapansin na wala na pala siya? Di po ba mararamdaman nyo po dapat yun eh? Yun nga po na bakit hindi ko nararamdaman yung Spirit ng Panginoon? Bakit parang wala akong power? Pero yung hindi mo naramdaman na nawala siya, malaking problema po yun. Tayo po ba ay napaka-routine na ng buhay natin? Pag paulit-ulit yung ginagawa natin, meron na tayong routine, nakadepende tayo sa ating sarili na kahit nawala na pala yung Spirit ng Panginoon sa atin, hindi natin napapansin. Ngayon po, being Spirit-filled.
Kailangan po ba nito ibig sabihin, spirit-filled ka na kagawa ka ng mga milagro, miraculous signs and wonders dahil filled ka ng spirit ng Panginoon, kaya mong magpagaling. Ganun po ba yun? Hindi po. Makikita po natin sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ito po yung tinatawag na fruits of the Spirit. Galatians 5:22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law." So the fruit of the Spirit po, ito po yung bunga ng Spirit sa ating buhay. Pagmamahal, love. Pangalawa po, joy. Ano po ba yung joy? Hindi po ba ito yung, hindi lang naman yung nagkaroon ka ng Christmas bonus, masaya ka, joy na yun. Hindi po. Ang joy po, kahit ano ang circumstance mo sa buhay, you have joy because this is not based on your circumstances. So again po, that is the fruit of the Spirit. Love, joy, peace. Peace po, kapayapaan, napaka-priceless po niyan. Again po, ano man ang pinagdadaanan mo, masaya yan, mahirap, madali, malungkot, there can be peace po, and this is the fruit of the Spirit. Yung binasa po natin was Galatians 5:22. Basahin din po natin ang Galatians 5 verse 19. Ipaghambing lang po natin ito. Kanina po, fruit of the Spirit, hindi po ba? So bunga po ng Spirit yung mga mabuting bagay po na yun. Love, joy, peace, etc. Ito naman po, the works of the flesh. Now, the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies. Nakita po natin yung contrast po dyan eh. Ano po ba yung pinapamuhay po natin? Diba? Love, joy, and peace, o outbursts of anger, outbursts of wrath, mainit ulo mo palagi. Adultery, fornication, lewdness, living in the lusts of the flesh. Ito po, bunga po ng flesh ito eh. Kung yan po ang nakikita natin, we need to be worried po na bakit po puro works of the flesh yung nakikita ko sa buhay ko. Nasaan na yung fruit of the Spirit? Pangatlo po, to have a heart after God's heart, we must spend time alone with God. Kailangan po nating matuto na maglaan ng oras po na isa po tayo kasama ang Panginoon. Makita po natin kanina, 1 Samuel 16, binasa po natin verses 1 to 13, hindi po ba? Ngayon po, pagkaano yung kay David, ano po ang ginawa ni David? Pumunta na ba agad siya ng palasyo? Sabi niya, ako na yung bagong anointed king. Hindi po. Ang ginawa ni David, bumalik po siya sa mga tupa niya. Nag-alaga siya ulit ng tupa. Ngayon po, pag-aalaga niya ng tupa, ano ba ginagawa ng pastor? Diba? Parang nakatambay na lang yun eh. Mga tupa mo kakain. Minsan, gagabayan mo sila. Punta sa ibang damuhan para kumain. Pero ang daming panahon na parang binabantayan mo lang sila, wala kang ginagawa. Salamat na lang ng panahon ni David, wala pa siyang cellphone. No? Wala siyang data. Kung ganun wala siyang ginagawa, tapos binabantayan niya lang ang tupa, diba? Sarap yung mag-YouTube ka na lang. Load ka ng mga episode mo. O kaya, Mobile Legends ka. Diba? Wala kang mag-ginagawa eh. Si David, wala siyang ganun. Salamat sa Panginoon. Dahil wala siyang ganun, he got to spend time alone with God. Tayo din po, nakinabang tayo dahil doon. We have Psalms 23, we have Psalms 19. Lahat po ng Psalms na sinulat ni David. Hanggang ngayon po, napapakinabangan po natin. This was from a time that he spent time alone with God. Si David po was also a skilled musician. Malamang po yung skill niya sa musician was also developed during this time na siya po ay mag-isa lang in the field kasama yung mga tupa. Now ngayon po, if may asawa ka, may mga anak ka, mahirap maghanap ng oras na ganyan na spend time alone with God. Magigising ka pa lang, maghanda ka na ng almusal ng mga bata, bibihis ka ng anak papuntang school, papasok ka sa sarili mong trabaho, ang daming pagkakaabalahan eh. So struggle po yan sa atin. But still, we need to find time to be alone with the Lord.
sa mga wala naman pong asawa, anak, ganun din po. Wala kang ganong pinagkakabalahan na kailangan kasi kasuhin, pero nandoon naman yung temptation na para sa sarili mo na lang yung oras na yun. Ang dami mong pwedeng ibang gawin eh. Pwede kang lumabas, bumarkada, bumimik, mag-video game. Ang dami mong free time eh. So ang dami mong temptation naman na not to spend time with the Lord alone din. Nang ako po, personally, as a married man also with children, yung nga din po, mahirap to find time alone with the Lord. And sometimes po, God forces you to spend time alone with Him. And this is something po na I am thankful din to, thankful to the Lord for this. Sabi ko nga po kanina, sa testimony po ni tatay at nanay, hindi po ba, testimony po nila yun. And ako din po, nagkaroon din po ng mga sariling experience po na gano'n. One such experience nga po, nung si tatay po 2 years ago, stroke po siya sa ospital. Pandemic po yun, so walang ibang bantay. Nung una, ako lang po, actually, kasi Santa Santa Cristi. Pero yun nga po, nung una, ako lang po, and that was a time to be alone with the Lord. Wala kang tatakbuhan kundi ang Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon sa ganong pagkakataon. Isa din pong naging pagkakataon ko pong ganyan. Last year po, bar examination po. Incidentally po, today po, September 17, first day po ng bar exams for this year. So, parang anniversary po yun para sa akin. Last year po, before exams po, 2 weeks ako na mag-isa din sa Manila po. Hindi po ako uuwi sa bahay po namin. So, preparing for the exam po, that was a time din na I was also alone by myself, and wala din po ako malapitan ko ng Panginoon. So, these are times that I cherish po. So, ngayon po, does that mean po na it was only during those times na naging mag-isa ako na God's presence was there? I think hindi din po eh. I think God's presence is always with us. Hindi po ba minsan pag nagpe-pray po tayo, sinasabi natin na, Panginoon, we invite you into our presence. When in fact, God is omnipresent, so hindi po ba He is everywhere? We do not invite Him to our presence, but we need to be aware that we are in His presence. Tayo po ang nasa presensya niya. Hindi po siya yung ini-invite natin na, Lord, mag-worship na kami. Ikaw na lang hinihintay namin dito. Hindi po eh. So God's presence is always there, but maybe it is our busyness that keeps us from feeling God's presence. So yun po, yung sariling experience ko na yun, those were problems or maybe situations that forced me to be still, that forced me to be alone, forced me to spend time alone with God. Again po, I am thankful for that experience, I cherish that experience, but what you have to wonder is, kailangan ba hihintayin mo pa na daling ka ng Panginoon sa ganong sitwasyon para lang maalala mo to be alone with Him? Or hindi mo nahihintayin yun, but you always dedicate a time, a moment to be with the Lord. Yes. Lastly po, to have a heart after God's heart, we must be obedient even in the small things. Tayo po ay kailangan matuto na maging masunurin maski sa maliliit na bagay. So again po, David was anointed, but before he was anointed, his father didn't even consider him important enough to be included in the event with Samuel. Hindi po siya pinatawag ng kanyang ama initially. After niyang inanoint ni Samuel para maging hari, iba siya nga po ay naging pastor muli. Naging pastor ng kanyang mga tupa. Pero po, David was dedicated even in the small tasks. Alam po natin yung kwento na hindi po ba merong sumalakay na leon at oso sa mga alaga po ni David. Tapos pinagtanggol niya po yung tupa niya, rinescue niya, napatay niya pa yung leon at oso. Ngayon po, lagi nating na-emphasize doon yung power ng Panginoon na si David, simpleng teenager ng panahon na yun, pero nakapatay siya ng leon, nakapatay siya ng oso. Yun yung laging nagiging emphasis natin. Pero pwedeng makita din po natin doon eh, yung dedication ni David doon sa napakaliit na trabaho yun. Di po ba yung pagpapastol ay
in biblical times po, I think even sa panahon natin, hindi naman po malaking trabaho yan eh. Kailangan ba nagtapos ka ng college para maging shepherd ka ng tupa? Baka malamang nga walang pinag-aralan, kaya yun na lang gagawin mo eh, hindi po ba? So si David po, yung trabaho niya dito, hindi naman ito importante eh. Kung tayo po yung nagpapastol ng tupa, tapos merong leon, anong gagawin natin? Ako gagawin ko, tatakbo ko sa barangay nun eh, ayokong tulong, di ba? Tatawag ako ng pulis, tatawag ako ng kung sino bang kayang pumatay ng leon. Pero kung mamatay man yung tupa, eh tupa lang yun eh. Okay lang yun, ba't ko eh? Bubuwis yung buhay ko para sa tupa. Pero si David po, hindi po, dedicated siya. Maski sa napakaliit ng trabaho dito. Siya mismo yung lumaban sa tupa. Hindi tupa lang yun, hindi ganun. Si David po ay shepherd niya, errand boy din para sa kanyang tatay. Noong panahon po na nagkaroon po ng gera, kalaban yung mga Pilistino, shepherd pa rin po si David noon at siya po yung magdadala ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Siya po yung intusan ng kanyang ama na, kumusta yun yung mga kapatid mo, dala mo sila ng pagkain. Bago niya iniwan yung mga tupa niya, pinaghabili niya rin po sa iba. Nasa 1 Samuel 17:20 yan. Pinaghabili daw niya yung kanyang tupa. Nung ngayon, nung si David nandun na sa kung saan po nagaganap yung labanan, tanong siya ng tanong sa mga tao, ano ba nangyayari dito? Sino ba yan? Ano yan? Walang lumalaban sa kanya. Ngayon, yung pinakamatandang kapatid ni David parang natreten dito sa pagtanong ni David eh. So, naging sarcastic daw yung kapatid po ni David sa kanya. Sinabi dito sa 1 Samuel 17 verse 28, sabi dito, "Now Eliab, his oldest brother, heard when he spoke to the men. Eliab's anger was aroused against David. And he said, 'Why did you come down here? And with whom have you left those few sheep in the wilderness? I know your pride and the insolence of your heart, for you have come down to see the battle.'" Sabi mo kapatid niya, "Asan yung mga tupa mo? Di ba dapat binabantayan mo yan? Gusto mo lang umusyoso dito sa labanan eh." So parang iniinsulto siya ng kapatid niya na pastol ka lang naman eh, ba't nandito ka? Gusto mo lang umusyoso sa labanan. Ngayon po, si David, kung ikaw po yung ginano ng kuya mo, di ba napakasarap balahin mo, di ba? Eh, anong laban? Duwag na kayo lahat, wala naman lumalaban kay Goliath eh. Pero hindi po ganun ang sinabi niya. Hindi niya po sinagot ng pabalang po yung kanyang nakakatandang kapatid. Makikita na po natin dyan na even in his speech po, David was obedient. So again po, he was already anointed. Hindi po ba in-anoint siya to be king? Kung tayo po ay in-anoint na maging pare, ano po pakiramdam? Nak, bumili ka ng toyo. Mama, ako na yung magiging hari eh, hindi na ako bibili ng toyo. Hindi mo ba? Napakadaling maging mayabang po nun eh. Anointed to be king na po siya, and yet, he went back to being a shepherd. Hindi po niya sinabi na, "I'm going back to those silly sheep. Get someone else to do it. I'm not your errand boy. I'm the future king." Hindi niya po sinabi yung mga ganong bagay. No, ngayon po, disobedience in the small things. Parang hindi po importante yan eh. Pero pag pinagsama-sama po natin yan, yung pagiging masunurin sa maliliit na bagay, para daw po yung para mga fiber po na pinagsama-sama nyo, nagiging matibay po na tali. Yan po yung nagiging moral fiber po natin kapag sa malalaking problema na po, malalaking sitwasyon. No, ngayon po, sa atin, I'm sure po, di ba if we want to have a good testimony for the Lord, ina-anticipate po natin, meron tayong gulayat na tinalo. Ganun, yan ang masarap na testimony. Meron akong maliit na meron akong malaking problema na nalagpasan dahil sa Panginoon. Isa itong gulayat, isa itong giant na aking pinatay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. But guess what? Before you get to fight the Goliaths, there are small matters po na kailangan maging obedient tayo. Yung nga po yung parang fibers po na maliliit lang, pagsamasamahin natin, saka po natin kayang gamitin itong matibay na tali na ito sa mas malalaking problema po before we can face our Goliaths. So again po, do we want God's supreme compliment applied to us? Gusto din po natin na tayo din po ay makilala po, tayo din po ay matanyag bilang tao na kinalulugda ng puso ng Panginoon. A man after God's own heart. Para po magawa po natin ito,
kailangan po tayo ay maging converted, magbago ng loob. We need to depend each day on the Holy Spirit. Puno po tayo ng Spirito ng Panginoon. We need to spend time alone with God, and we need to be obedient even in the small things. Thank you po. God bless.